Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Madam Lutos ang kausap ni Moira ay dito agad naman din itong nakapagdesisyon itong si Madam Lutos na kailangan naman nun itong sabihin ni Madam Lutos kay Giselle, kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Madam Lutos itong si Giselle at sinabihan na kailangan naman nun itong bumalik upang makapag-usap umano silang dalawa dahil mayroon umanong importanteng sasabihin itong si Madam Lutos kay Giselle, kung kaya't dali-dali naman din itong bumalik si Giselle sa kulungan. At nang pagkabalik nito ni Giselle sa kulungan ay agad naman din itong isinumbong ni Madam Lutos ang kanyang nakikita, kung kaya't gulat naman din itong si Giselle na kaya pala mayroong ibang sinasabi itong si Moira na mayroon umano itong mga galamay at kinabahan umano itong si Giselle dahil lang buong akala nito ni Giselle na ang galamay ni Moira ay walang iba kundi ang kanyang anak na itong si Zoe, ngunit nagkakamali pala umano itong si Giselle dahil ang galamay pala umano ni Moira ay walang iba kundi itong si Dr. Carlos. At matinik din umanong kalaban itong si Dr. Carlos, kung kaya't agad naman din itong naitanong ni Giselle sa kanyang sarili kung bakit umano nito tinutulungan ni Dr. Carlos itong si Moira. Kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Giselle na tawagan ang asawa ni Dr. Carlos na itong si Lynette. At agad naman din itong tinanong ni Giselle itong si Lynette kung alam ba umano nito ni Lynette kung saan nagpupunta ang kanyang asawa na itong si Dr. Carlos. At dito agad naman din itong inamin ni Lynette kay Giselle na noon nagpapaalam umano itong si Dr. Carlos, ngunit ngayon ay napapansin umano nito ni Lynette na nagsisinungaling itong si Dr. Carlos, katulad umano noong isang araw na nagpaalam umano itong si Dr. Carlos na makikipagkita umano ito sa pulis, ngunit nahuli umano nito ni Lynette na hindi naman umano pulis kinakatagpo ni Dr. Carlos dahil ang kinakatagpo umano nito ay walang iba kundi itong si Zoe, kung kaya tagad naman din itong sinabihan ni Giselle itong si Madam Lutos na kailangan umano nitong bantayan ni Madam Lutos itong si Moira sa loob ng kulungan. At dito nang pagkaalis nito ni Giselle ay agad naman din itong nilapitan ni Madam Lutos itong si Moira at hindi nito napigilan ni Madam Lutos ang kanyang sarili at agad nitong sinabihan ni Madam Lutos itong si Moira na alam umano nito ni Madam Lutos kung sino umanong tao ang tumutulong kay Moira. Kung kaya't nakikiusap naman din itong si Moira kay Madam Lutos na huwag umano nitong sasabihin ni Madam Lutos kahit kanino kung sino umanong tao na tumutulong kay Moira at magbibigay umano ng malaking halagang pira itong si Moira upang hindi umano ito magsasalita itong si Madam Lutos, ngunit agad naman din itong sinabihan ni Madam Lutos itong si Moira na hindi umano nito kailangan ni Madam Lutos ng pira dahil marami umano itong pira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.